What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? And for today's video, pag-uusapan natin itong nasa bubble ngayon, bubble training dito sa Calamba, Laguna. Saan pinangungunahan na nga yan ni Christian Stan Hardinger, ang ating pinaka-sentro, no? Kasalukuyan ng Team Gilas Pilipinas para ipadala dyan sa bansa ng Cambodia para dito sa nalalapit na Southeast Asian Game. Kung saan, ito na mga shooters, ito na yung final 15-man lineup kung saan 15 nga lang yung mga player na nandyan sa bubble training na yan. Out of 28 man, ito na lang po yung 15 pinagpipilian. So, tatlo pa yung matatanggal dyan mga shooters, no, dahil 12 lang ang ating ipapadala para sa Southeast Asian Game mga shooters. Kasama na rin dyan, syempre, etong dalawang magkapatid na Michael and Ben Phillips ng Lasal, ng De La Salle University na naglalaro ngayon sa UAAP. Siguro ito yung isa sa mga pinakabata rito na player na ipapadala. Pero syempre mga shooters, may tikas din ito maglaro itong mga to dahil malalaki nga sila, no? So pwede nating small forward, pwede power forward and center din ang laruan itong mga to. So makakatuwang ito ni Christian Stan Hardinger. Para sa akin dapat kasama ito sa final lineup na 12-man lineup itong magkapatid na Ben and Mike Phillips. Syempre together with the Christian Stan Hardinger, kung saan sila yung ating unang nabanggit kanina, si Christian Stan Hardinger mga shooters na dapat talaga ito ay maisama dahil wala nga tayong aasahang Junmar Fajardo, walang Japheth Aguilar at walang Kai Soto na kasalukuyan ay naglalaro pa sa Japan B League mga shooters, no? So ito yung ating mga sinasabi dito, ito na talaga yung final na lineup ng ipapadala para dito sa Southeast Asian Game. Ang hindi lang natin alam dito mga shooters kung sino nga ba yung tatlong mawawala dito. Siyempre kasama rin dyan si Mason Amos. Ayan, ang atin na yung Blue Eagles naman. No, si Mason Amos mga shooters, isa rin panentro ang laro. Pero ito rin ay may shooting din sa labas. Tumitira din ito ng 3 points. May perimeter. May post na laruan din. May pamoster rin itong laro. So kailangan din natin ito para panlaban natin doon sa mga naglalaki ang import. Like si ng Indonesia, no, malalaki ang mga import ng Indonesia. Nandiyan nga si Lester Prosper na 6'11 ang height. So kailangan natin ito mga to. Although undersized tayo, kukumpara natin kay Lester Prosper at saka doon sa ibang import pa na gagamitin ng ating mga makakalaban. So hopefully makatulong nga ito si Amos at dapat mapasama talaga ito sa final 12 dahil wala na tayong aasahang mga panentro. So dapat itong tatlo na nauna, itong tatlong una natin sinabi, Christian Stan Hardinger, Bennett Mike Phillips, dapat kasama yan para may panlaban tayo. Siyempre kasama na rin ang isa pang power forward, no, na pwede natin paglaruin na power forward 6'6 si Matt si Brandon Gunuelas Roser mga shooters, no, ng TNT ng NLEX Road Warriors, no. Etong si Brandon Gunuelas Roser kasama rin dyan sa bubble na yan. So siya yung magtatayo ng ating bilang power forward, no. So, kasi pwede rin naman si Justin Brownlee, nagpa-power forward din yan. So kasama nga dyan si Brandon Gunuelas Roser. Ito mga shooters, sinunod-sunod ko yung mga pangalan nila. So dapat ito yung para sa akin na masama dito sa 12 cup ano na to, no. Itong 12 manlalaro na ipapadala natin para sa Southeast Asian Game. Importante ito na ito yung ating maipadala kasi even undersized to, no, itong si Matt Gunuelas Roser, kukumpara natin sa mga ibang power forward na mga ibang bansa. Siyempre kasama rin dyan ang kagagaling lang sa championship si Calvin Optana ng Talk and Text Tropang Giga. Si Calvin Optana mga shooters ay 6'6 din naman ang height nito. So pwede nating small forward, no, pwede pamalit kay Justin Brownlee if ever napapagod ang ating Justin Brownlee. Pwede rin natin silang pagsabayin together with Justin Brownlee. At siyempre, depende naman niya kay Coach Shot Reyes kung sino yung kanyang mga pagsasama-samahin player sa loob. Pero para sa akin mga shooters, bubuin ko yan mamaya yung aking power squad, no. Ito si Calvin Optana, mayroon din naman tira sa labas to. Mayroon din naman perimeter shot, marunong din naman na dumipensa ang isang Calvin Optana. Actually, ang dinidepensa ng isang Calvin Optana nung nakaraang Governor's Cup ng PBA ay isang import lang naman na si Justin Brownlee. So kaya din dumipensa ng isang Calvin Optana mula sa San Beda College. Itong si Calvin Otana ngayon ay professional basketball na naglalaro sa PBA kasama ng Talk and Text Tropang Giga. So kasama dyan si Calvin Otana mga shooters. Siyempre isa pang sharp shooter na kailangan din ng ating Gilas Pilipinas. Small forward, shooting guard.
etong si Arvin Tolentino. Kasama rin natin siyempre si Arvin Tolentino mula naman to sa Northport, Batang Pier. Nandyan din po yan, no? Ngayon, kasalukuyan nasa bubble training dyan sa Calamba, Laguna. Na bago ipadala dyan sa bansa ng Cambodia, ay nagkaroon nga ng bubble training o practice dito sa Calamba, Laguna, mga shooters, no? Binubuo na nila yung chemistry na itong player na to kasi siyempre hindi naman magkakatropa yan. Although ilan dyan ay magkakampi sa isang kupunan. But still, no, kailangan pa rin nilang buuin yung kanilang chemistry dito bago sila mapunta ng Cambodia. Ang alam ko, ang pag-alis nila dito sa Pilipinas ay sa May 6, no, kasi ang laro natin sa Cambodia ay May 9, no, kalaban natin ang Malaysia. So kasama nga dyan sa ating bubble training, etong si Arvin Tolentino, mga shooters, no. Ayan, si Arvin Tolentino ay 6'5" ang height. So pwede rin namang shooting guard at isa pa nating shooting guard, mga shooters, no. Ang Barangay Ginebra sharpshooter na si Jeremiah Gray. Si Jeremiah Gray, mga shooters, nandiyan din kasama rin at in-invite din kasama dito sa 28-man pool na binuo ng Gilas Pilipinas o ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ito si Jeremiah Gray ay galing, kabisado na rin ito ni assistant coach, Coach Tim Cone, dahil nandiyan po sa coaching staff si Coach Tim Cone. Ayan, kung saan nakikita natin si Jeremiah Gray na naka-jersey uniform ng Barangay Ginebra San Miguel. So yung nakita natin kanina, yun po yung practice nila. So naka-practice yan ng Pilipinas. Si Jeremiah Gray, mga shooters, ay isa rin namang exciting maglaro. So pwede rin naman natin magamit talaga ito at mapakinabangan ang kanyang shooting skill pagdating dito sa Southeast Asian Game. Although hindi ito masyadong kilala ng mga ibang team dyan sa Southeast Asian Game dahil ito si Jeremiah Gray ay first time maglaro dito sa national team bilang player ng Gilas Pilipinas. Kaya pwedeng pumutok yung isang Jeremiah Gray pagdating dito sa Southeast Asian Game. Pwede natin mapakinabangan isang Jeremiah Gray pagdating sa puntusan dito. Siyempre kasama nag-iisang Justin Noipe Brownlee, ang ating naturalized player, mga shooters, no. Dapat ito sinamahan ng iba pang naturalized player. Kung akong tutuusin, mga shooters, no, hindi lang dapat si Justin Brownlee ang sinama rito, no. Dapat pero ibahin natin yung vlog niyan, ibahin natin yung usapan niyan. Mayroon po tayong ibang vlog bakit hindi sinama yung ibang naturalized player. So ibahin po natin yung usapan. Dito po muna tayo sa 15-man final lineup nitong pinagpipilian dito ni Coach Jot Reyes na ipapadala na dito sa Southeast Asian Games. Siyempre kasama dyan ang nag-iisang Justin Noipe Brownlee, ang ating naturalized player. Tingin ko naman kaya ni Justin Brownlee, no, wag lang samain na magkaroon ng injury ang isang Justin Brownlee at sama-sama nating ipanalangin yan upang malusot na ito ng Gilas Pilipinas, no. Sabi ko nga dun sa nakaraang vlog natin, talagang dadaan din naman tayo sa butas ng karayan pagdating dito sa finals, pero dun sa ating bracket ay kayang-kaya na yun. Siyempre kasama rin ang nag-iisang shooter ng San Miguel Beermen, itong si Marcio Lassiter. Kasama rin ito, mga shooters, no, pwede rin si Marcio Lassiter small forward at shooting guard. So si Marcio Lassiter, mga shooters, ay isa talaga naman legit shooter yan. Proven na yan yung pagiging shooter ng isang Marcio Lassiter dahil napakatinik at ilang championship na rin ang pinagdaanan at naibigay niyan sa San Miguel Beermen. Kumbaga itong si Marcio Lassiter ay proven na yung pagiging shooter na to. Although yung isang Marcio Lassiter na mahina to sa depensa, but still kailangan natin ng nandiyan naman yung Calvin Optana. Kayang-kaya naman siguro ni Calvin Optana tsaka yung magkapatid na Ben Phillips. So Marcio Lassiter is a one of legit shooter kasalukuyan dito sa PBA, no. Isang champion team, no, ang pinanggalingan ni Marcio Lassiter, kung saan nakaisang Grand Slam champion na to ang San Miguel together with Marcio Lassiter. Siya pang player mula sa San Miguel Beermen, ang baby beast, no, ng San Miguel Beermen. Ito namang si CJ Ferres, no, mga shooters. Si CJ Ferres ay pwede rin maglaro ito ng 1 or 2. So ibig sabihin pwede siya maglaro as a shooting guard and point guard. CJ Ferres, mga shooters, ay bata pa naman at saka matikas pa maglaro ito. So syempre at saka matibay ang katawan ng isang CJ Ferres, kailangan natin ng pambanggaan. Actually, pagdating sa point guard at ginamit natin si CJ Ferres, medyo lamang siya, no, sa skills dito sa mga katapat niyang point guard. Although, siyempre, di natin alam kung mas nag-improve na rin yung mga point guard dito sa Asia, mga shooters. But so far, para sa akin, one of the best point guard si CJ Ferres dito sa
Southeast Asian Games, mga shooters. At saka, na to, very exciting din maglaro yung isang CJ Perez. So, kayang-kaya rin magdala ng isang CJ Perez ng team, mga shooters. Kaya lang, so, dapat lang makontrol. Ayun, kasama na nga rin dyan, no, mga shooters. No, after ng CJ Perez, meron tayong Aaron Black, na anak naman ng ating former PBA Best Import, Norman Black, na kasalukuyan pong head coach ng Meralco Bolts. Etong si Aaron Black, isa rin ang shooter, kaliwete. So, para sa akin, pwede to eh, si Aaron Black. So, pwedeng isama ito sa final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas. So, si Aaron Black, mga shooters. No? Dahil ito, hindi rin naman ito kabisado ng mga makakalaban dyan sa Southeast Asian Game. Mga shooters, no? Para sa akin, pwede na yung Aaron Black. Pwede nating gawing point guard dito dyan. Pwedeng shooting guard. Kasi yun naman talaga yung galawan ng Aaron Black. So ito mga shooters, hinihimay ko lang. Ito yung posibleng 12 para sa akin, ha, kung ako yung masusunod. Siyempre, isama na rin natin na dyan ang isa pang veteranong point guard. At ito, talagang defender, scorer, legit defender. Medyo mga import din ang mga binabantay nito. Actually, isa rin sa mga nagbabantay, no, kapag kalaban ng Ameralco at Ginebra, itong si Chris Newsom kay Justin Brownlee. So maganda rin at matikas din na may papakita ng isang Chris Newsom. Actually, naisama na natin yan sa vlog natin at talagang kasama ito sa mga pinagpipilian natin. Pero ang isang Chris Newsom para dito sa nararapit na South Asia Asian Games. Sabi ko nga, pag hindi available yung isang Jordan Heading, so pwedeng pamalit ang isang Chris Newsom. So ayan mga shooters, kasama siya sa ating, para sa akin ha, para sa akin lang po, kasama siya sa 12 player na labing limang player na pwedeng pumasok sa 12 player na ipapadala sa Southeast Asian Game. Ang isang Chris Newsom mula sa Meralco Bolts. Isa rin na matapang na player, ang isang Chris Newsom. Siyempre, sinamahan natin yan ng isang bata, mga shooters, no? Actually, di tayo nagsama niya. Sinama pala ng SBP ang pinatawag. Itong mula naman sa Northern University, itong si Jerome Lastimosa. Ayan, pamangkin ito ni brother, paring Eric de la Cuesta. Saludo ako sa iyo, brother. Ayan, mga shooters, no, kasama nga itong isa sa mga standout ng Adamson University, itong si Jerome Lastimosa. Isa rin matapang na player ito na pwede rin maglaro, no, ng 1 and 2 position. Pero mostly naglalaro talaga siya ng 1. Itong si Jerome Lastimosa, napakatapang, napakatikas maglaro. Wala rin takot ito, sumalaksak at tumira ng 3 points, no. So napakatatag na rin kapag ito ay naisama rin naman sa panlabindalawang player na may papadala nga dyan sa Southeast Asian Game, itong si Jerome Lastimosa. So mga shooters, ito na para sa akin, no? Isa sa mga pinakamatatag na siguro to at matibay na lineup na pwedeng ipadala ng ating pambansang kupunan dyan sa Southeast Asian Game. Nasama na rin natin isa pang champion, no? Si Chris Ross, dating champion at saka ito, defender din. So, napakahirap din na magiging trabaho talaga ni Coach Shot Reyes ngayon. Napakahirap kung sino yung mga pipiliin niyang player dito sa nalalapit na Southeast Asian Games. Siyempre, isipin mo, pag pipilian mo, veteranong Chris Ross, rookie or sophomore na Aaron Black, and then rookie na si Jerome Lastimosa. Siyempre, may tikas din maglaro at napakasipag din dumepensa ng isang Chris Ross, mga shooters, no? Ayan lang yung ating mga pag-analisa dito, mga shooters, na eto para sa akin yan, 15 na yan, matikas na yan, okay naman na yan. Basta maayos lang ang pag-handle dito, papalag na itong ating kupunan. Ayan, marami pong salamat sa inyong panonood. Kaya kung bago ka lang at napadaan ka lang sa aking YouTube channel, please hit like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat, ingat and God bless, adjourn.